Ito, si Secretary Paulyn Ubial, Paulyn Jean Ubial ng Department of Health. Isama po natin sa ating kwentuhan ngayon pong umagang ito. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong pagsagot sa aming tawag. Si Ricky Rosales po ito sa program ni Kabayang Noli, Secretary. Yes, good morning, Ricky Rosales. And yes po. Sa mga nanonood dito sa DZMM. Right. Thank you, Sek. Okay. Sek, linawin muna natin kasi may mga conflicting pong report, no, na lumalabas hinggil sa casualty doon sa mga evacuation center, yung pong mga nagkakahawahan sakit. Ano ho talaga ang figure dito, ma'am, sa nasawi at yung pong mga ginagamot, Sek? Ito po yung, I think that was the interview sa akin nung June 15 sa Legazpi City, mm-hmm, where I was attending the ASEAN Dengue Day. Nagkaroon po ng press con at nagtanong po yung mga tiga-media kung ilan na po ang casualty or death sa Opo. Ating mga evacuation centers. No, mm-hmm. Sinabi ko po 19. Alright. Mm-hmm. Opo. Tapos may isang tiga-media, hindi ko na sasabihin kung sino, nagtanong, ma'am, meron pong nababalitang apat na namatay dahil sa dehydration. Mm-hmm. Okay? So, sinabi ko, siya nagtanong, apat. Sabi ko, opo, may apat na po. Akala niya, apat na po. 40? Ayong 40. Aba, so, dinagdag okay. yung 19 at saka yung 40, naging 59. Okay. Pero, hindi ho nang galing sa akin yung apat na po. Mm-hmm. Eh, siyang nagtanong sa akin, ma'am, may apat daw na namatay dahil sa dehydration. Sinagot ko lang, opo, may apat na pong allegedly namatay dahil sa dehydration na iniimbestigahan namin. Oh, parang basic blunder talaga, ano? Opo. Yun lang. Okay, so malinaw na labinsiyam ang namatay. That was June 15. June 15. Opo. Ngayon, nagkaroon na ho ng karagdagan. Oo. 24 na po as of yesterday. Oh, June 18. 24. Oo, 24. Ito po ay, anong mga sakit po ito, Sek? Karamihan po ay dahil sa mga pre-existing uh-huh. conditions nila. Ibig sabihin, yung sakit na. Up to June 15, uh-oh, karamihan po doon ay parang galing sa Marawi, eh may sakit na sila. Mm. Katulad ng cancer, uh-oh, yung mga dinadialysis, and then sa yung karagdagan pong lima ngayon, iniimbestigahan pa ho kasi may narinig kaming isang prematurity, isang pneumonia, at ilang dehydration ulit. Mm, okay. Pero lahat mm-hmm. po ito, yung 24 na sinasabi namin, ay namatay po sa ospital, hindi okay. po sa evacuation center. Kasi merong standing order po yung ating mga health personnel na pag may sakit na, wag nang aantayin lalala at idiretso na agad sa mga ospital. Okay, so malinaw, majority, ito po yung may mga health condition na, may mga opo. Sakit na before, na, well, hindi naman natin matatagi, mas lumala po, no, nung sila'y nasa evacuation center. So kumpirmado ho ito, ma'am, na report na nagkakahawahan na ho ang mga ilang may sakit sa evacuation center, katulad po ng ubo at sipon. Totoo po yan, ano, pero yan po ay matatawag natin expected kasi yes, nga yes. medyo crowding yung sa evacuation center. Mm-mm. Hindi po sila makatulog at hindi po sila komportable kasi wala sila sa kanilang mga kabahayan. Pero ito po yung nakikita namin from May 24 yung nag-umpisang mag-evacuate up Mm-mm. to June 2, pataas po yung number of cases and mm-hmm. consultations. Mm-hmm. Ngayon po, from June 2 up to today, pababa na po. Ah, okay. So, bumababa yung bilang. So, namamanage na po. Namamanage. Yung mga ubot sipon, Oo. Ang kalimitan, yung sakit sa balat, Mm-mm. at yung diarrhea. Opo. Pero pababa na po yung lahat ng numerong yan. Ano po ang dahilan nito, Sek? Kasi marami na kayong mga volunteer doctor sa mga evacuation center. Kayo'y Opo. Nagtayo na po ng mga area po ninyo doon sa mga mismong centers po? Yes po. Oh. Nung May 26 pa lang, meron ng nakatalaga mm-hmm. na mga health workers. Mm-hmm. But through the days,
dumadami yung bakwit, nagdadagdag po tayo ng mga health workers. Mm, okay, malinaw. So, sa ngayon po, ma'am, ano ang pinaka malaki po ninyong suliranin pagdating nga po sa mga evacuees sa kanilang health condition? Ang sa totoo lang po, yung mga evacuees sa evacuation center, halos hindi ho namin pinoproblema kasi nababantayan po sila. Mm-hmm. Yung problema po namin, yung 80% ng evacuees na nasa bahay-bahay po nila. Oh, all right. So, yung sa mga bahay ng mga kamag-anak, mm-hmm, and mga ano ho, 218,000 po yan. Mm-hmm. So, hindi po namin mababantayan yan kasi hindi naman ho pwedeng magtalaga ng health worker sa kada bahay. Mm-hmm. So, ang pinapanawagan na lang po namin sa kanila, kung may nararamdaman sila, magpatingin agad sa pinakamalapit na health center, rural health unit, at ospital. At dito naman po ay sagot ng Department of Health ang lahat ng gastusin. Okay. Sec, doon sa mga 218 na binabanggit nyo sa bahay-bahay. 218,000. 218,000, opo. Wala pa rin itong reported ng pagkamatay, ano? Meron na rin pong mga galing doon, uh-huh, na pinunta sa ospital. Hindi ko lang po ma-distinguish dito sa line list na binigay sa akin. Uh-huh. Alin yung galing sa evacuation center, alin yung galing sa ospital. Right, pero right. 24 po lahat. Oh. So hindi pa natin... Meron po galing sa mga bahay-bahay. Oo, kasi kailangan malinaw din yun, eh, no? Kasi laging nasasabi sa mga report ay nandoon sa evacuation center. Pero ang binabanggit po ninyo, hindi pa malinaw kung doon sa 24 na mga namatay, ang mga ito ba ay lahat ay galing sa mismong evacuation center na dinala sa ospital o galing sa mga bahay-bahay, ano, Sec? Opo. Wala pang ganong determination. Opo. Oo. Yung mga sanggol na sinasabi pong namamatay sa impeksyon, ano po ang kwan ito? Anong condition ito, Sec? Ay, yung mga, meron pong, if I recall, parang tatlo po sila na less than 1 year old na namatay dahil sa dehydration. Dehydration, oo. Opo. Yun naman po ay dahil sa nagtatais sila. Oh. At nadala po sa ating mga ospital, medyo late na. Yun po yung galing sa mga kabahayan. Mm-hmm. May 1 month old, may 8 months old, at saka 11 months old. Hindi mismong sa evacuation center, Sec? Hindi po. Oo. Doon sa evacuation center, may problema po tayo sa hygiene, yung halimbawa ang palikuran nila at doon sa mga dehydration nyo, iniinom po nilang tubig? Naka-distribute na po tayo since day one ng mga jerrycans. Okay. At sinusuplayan po namin sila, depende kung anong source. Minsan nagdadala ng tangke yung local government unit, tangke ng tubig. At naglagay na rin po kami ng mga water tanks sa mismong evacuation center, water bladder. Mm-hmm. Tapos ang advice po natin sa lahat ay individual disinfection. Mm-hmm. Yung kada pamilya, kasi may jerrycan na po sila, maglalagay sila doon ng tubig. Mm-hmm. At individual disinfection with hyposol or chlorine tablets. Mm-hmm. So, right. Bumaba po yung diarrheal cases natin. Mm-hmm. Yung karamihan ng deaths natin, mm-hmm, 19 up to June 15 po yan nangyari. Mm-mm. Nung wala pang ganyang intervention. Oh, meron na pong ganyang intervention, oh, pero yung karamihan ho, hindi naagapan na dehydration. Galing sa bahay. Sa bahay, hindi galing sa evacuation center. Eh, ano itong lumalabas, Sec, na report na tinitiis daw ng ilang may sakit, yung kanilang nararamdaman dahil wala raw pong ambulansya na magdadala sa paggamutan. May ganito ho bang, ito ho ba i-confirm o paano ho ito? Sa report ho namin lumabas to, eh. Eh kung meron po silang iniindang mga sakit, meron po tayong nailipat na 3 ambulance galing sa Davao City, doon po sa ating mga evacuation centers. Mm-mm. And meron po yung local government, marami pong ambulance yung Lanao del Sur at saka Lanao del Norte na nag-iikot. Okay. Kaya hindi po namin maintindihan. Nag-iikot rin yun ating mga health workers. Mm-mm. Meron po tayong 811 sa Amaypakpak Medical Center, right, na nagsara. At dineploy po namin yan sila, hindi sa ospital kasi hindi pa bukas
yung ospital. Mm-mm. Emergency room lang po ang nagbukas sa may pakpak. Mm-mm. So 811 po yan, marami po nakadeploy sa mga evacuation centers at saka sa mga health centers. Opo. At ospital ng Lanao del Sur at Marawi at Iligan. Ini-imagine ko rin, Sec, yung dami ng kailangan nyo pong tao rito. Opo. Mga volunteer nurse at doktor. Gaano po karami ang nag-check po ngayon, each evacuation center at saka yung isa-isa sa mga residente? O, kukunin lang po natin yung actual numbers, pero ang nabigay po sa akin is may mga, aside from the 811 ng Amay Pakpak, mm-mm, may mga 100 po tayo coming from different regions. Mm, na ano po ito, doktor po? Doktor, nurse, psychosocial workers, karamihan ho nurse. Yung pa nga pala, Sec, doon sa ganong aspeto, kasi ang binabanggit po natin dito, from 19 ngayon ay 24, ito pa yung may mga health condition eh, ano ho. Okay. Doon po sa may mga nagkakaproblema ng ibang, like sa psychosocial aspect, wala hong ganong case, Sec, no? Wala naman pong nare-report, wala pero naman. Meron tayong mga ginagawang psychosocial debriefing sa mm-mm mga evacuees. Opo. Opo, opo. And then yung proseso po nito, kagaya po, kasi ini-imagine po natin yan, yung mga residente doon sa mga evacuation center, iniisa-isa po nila ito, may mga social worker din po kasama, and opo, then yung mga yung kailangan ng immediate na treatment, agad-agad po yun ang inuunang dalhin po sa mga ospital, Sec. Opo. Mm-mm, that's the process. Okay. Mm-hmm. Kayo ho ba, nangangailangan pa ng mga volunteer doctor, nurse, social worker? Actually, marami pong nagbo-volunteer from Visayas and Luzon. Mm-mm. Na-agreehan po namin ng incident commander ko sa Mindanao, si Asek Abdullah Dumama Jr. Mm-mm. Na mahirap po kasing parang maglagay ng hindi marunong magsalita ng Maranao. Nako, ang hindi familiar sa culture ng sa Mindanao. Culture, kami tama po ay nagtrabaho sa Cotabato City at naintindihan po namin kung gaano ka hirap po na ibang culture. So, correct, sabi namin, as much as possible, tagaroon, ang immobilize po natin yung mga health workers sa Mindanao. Sa ngayon po, puro Mindanao health workers ang ginagamit natin. Mm. At bibihira po yung pinapadala namin galing sa Manila or sa Bisaya. Lalo na ang psychosocial intervention, ano ho, Sec? Opo, dapat they speak the language. Okay. Sec, maraming salamat sa inyong impormasyon. No? Thank you and good morning po, Sec. Okay, mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Opo. Salamat, Ricky salamat. Rosales. Salamat, Sec. Oo. Si Secretary Paulyn Ubial ng Department of Health.